Oh, Diyos ko. Kung hindi ninyo kaya, ako na ang gagawa. Ako na ang kakausap kay Nico. Sasabihin ko sa kanya, si Angela ang papalit kay Rodora. Ima, huwag niyong gagawin yan. Alam niyo naman na hindi ako papayag na ibigay si Angela sa hayop na Nico yun eh. Lourdes, pwede ba kausapin mo yan nanay mo? Lourdes, ano ba? Huwag mo sabihin sa akin na sangayon ka sa plano ng nanay mo. Ewan ko, hindi ko alam. Basta ang gusto ko makuha na si Rodora. Yun din naman ang gusto ko eh. Ang kaso nga, paano kung hindi si Rodora ang ibalik sa atin dito? Paano kung si Roxanne ang kausap ng Joaquin na yon? Kung si Roxanne ang nandun kasama ni Nico ngayon, paano? Alam mo, kay si Roxanne o Rodora yon, anak pa rin natin siya. Kailangan na yung sa anak natin. Yun nga eh, nandun nga ako eh. Eh ang kaso, hindi naman yan parang gadget eh, na pwede mong basta-basta na lang iswap. Buhay yan eh! Anak natin yan! Mahal natin yan! Ang hindi ko maintindihan, bakit kasi sinisisi niyo palagi si Angela? Dahil kasalanan niya! Yung Angela na yan ang nagdala kay Nico sa buhay natin. Yan ang mala sa atin Ima! Eh! Ima! Tama na po, huwag na po kayo mag-away. Mapayag na po ako sa gusto ni Nico mangyari. Lang po yung paraan para maibalik si Rodora. Anak. Hindi ako makakapayag na ibigay ka sa hayop ng Nikong yun. Hindi. Pero tama naman po kasi si Ima eh. Kasalanan ko naman po kasi talaga ang lahat eh. Hindi. Kasalanan ko po lahat ng pagdurusa ni Rodora. Hindi anak, hindi totoo yan. Alam mo, ilalayo ko lang sa amin ni Nico. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kakayanin yun, anak. Paano po si Rodora? Mag-alala na. Mag-iisip tayo ng ibang paraan kung paano natin maililigtas si Rodora. Basta kahit na anong mangyari, hindi kita ibibigay sa hayop na Nikong yun. At hindi na tayo magkakaiwa-iwalay.